God can receive the covenant based on the laws that God will give them through Moses. Diba? Pero pagkatapos nun, may laws na binigay sa kanya. Kasi ang mga Israelite that time, may tinatawag silang lawless. Pag lawless, hindi nila alam talaga, diba? Nung tinanggap nila ang Panginoon, sino ba si Aaron? Sino ba si Aaron? Nakakalala kay Aaron? High priest. Kapatid ni Moses. So, di ba that time siya yung naging one na yung lahi na sila yung lineage ng priest that time. At yung role ng priest ay sila yung nakikipag-ugnayan sa Diyos. Di ba yung Israelite that time, ginagamit ng priest para tayo sila ay magkaroon sila ng worship na sila tawag. Then, these laws will be instrument in bringing the blessings to them, but if they disobey these laws, these bridges will make their lives miserable. Ano bang nangyari kung hindi sila nagfollow sa laws that time? They are dead. Then they are cursed. In that time, kasi minsan ng mga Israelite that time, ang position pa ng mga Israelite that time, they are lawless. Then, sa promise ng Panginoon, in Deuteronomy chapter 30, verse 11, nabitin nyo, ito na yung promise ng Panginoon para disobey. Now, what I am commanding to you today is not too difficult for you beyond your reach. It's not up the heavens so that you have to ask who will ascend into heaven. So, naintindihan niyo po yung English? Start in Tagalog. Okay, so in Tagalog, sabi niya dito in next in Deuteronomy chapter 30. If you have the Bible, can you open up? Okay. Deuteronomy chapter 30, verse 11, sabi niya dito. So, 37, sabi niya dito, hindi mahirap unawain at gawin ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Wala yung sa langit para magtanong kayo, sino ba ang akyat sa langit para kunin ito ipayag sa atin upang masunod natin. Wala rin ito sa kabila ng dagat para magtanong kayo, sino ba ang tatawid sa dagat para kunin ito ipayag sa atin upang masunod natin. In verse 14, nasa inyo ito, bibig at puso ninyo, kaya sundin ninyo. Makinig kayo sa araw na ito, pipili ko pa sa iyo buhay o pamatayan, kasaganaan o kahirapan. Nautusan ko kayo ngayon na mahalin ang Panginoon ng buong puso, ng buong, nautusan ko kayo na mahalin ang Panginoon ng inyong Diyos na mamuhay ayon sa kanyang pamamaraan at sundin ang kanyang mga utos at tutuloy. Kung gagawin ninyo at mabubuhay kayo ng matagal at dadami ang pagpalaikin ng Panginoon. In verse 17, ngunit kung tatalikod kayo at hindi susunod sa kanya, kung sasamba kayo at maglilingkod sa ibang Diyos. So prior po sinasamba sa Diyos at that time, mayroon ng mga warning ng aming Panginoon sa Kristo. And 30, sabi niya dito, so, in 30, Pastor, our last topic, sabi niya dito, we can be restored to our privilege. Una, kanina, restore our relationship. Pangalawa, faith and obedience. And thirdly, sabi niya dito, we can be restored to our privilege to position. Sa mga privilege mo na ma-worship natin ng Panginoon. Amen. Diba sa ating pre-encounter, natutunan po natin na isang privilege. Pero sa ating text ngayon, sinabi niya sa Exodus, sabi niya, now if you obey me, fully and keep my commandments, all nations will be my treasured possession. Saan yung address to? So mga Israelite that time. Siyempre nasa context tayo. Sabi niya dito, not only that, does God Israel to know that the reason for the salvation in the way should be responding. Diba? Nakilala nila ang Diyos. Then, they respond. At ngayon, yung nagpakita rin natin na tayo ay treasured possession na tinatawag. Tayo ay mahalaga sa harap ng Diyos. So minsan nawawala natin sarili na di tayo mahalaga, we are treasured possession. And sabi pa nito, he also wants them to understand the kind of relation that they have with him. Alam ba natin ang ugnayan natin sa ating Panginoon? Oh, sa pre-encounter, napagtakalan natin yun. And sabi niya dito, and last is special possession. Sabi niya dito, special possession. We are going to be valuable treasure in possession in the sight of God. So, and our idea would be that price value is very high, it cost us a lot of money. Di ba pag sinabi, treasure possession, ano yung katumbas sa salita? May price value at mataas yung cost. Mataas yung value. So, ibig sabihin dito, naitulad po tayo that God's people have the same value to God. Sa lahat ng tinawag ng Panginoon, we are treasured possession. At tayo ay mahalaga. Dahil mahalaga tayo sa Kanya at
Doon, ganun, bakit na tayo si Dave, bakit tayo nag-respond, at bakit niya tayo binigyan ng privilegio? Because we are pressured to be in this way. At sabi niya, yung last day, sabi niya, we are so precious to Him that He would do everything to secure us with love and care. Siyempre, bakit ka niligtas? Dahil mahal ka niya. Bakit kaya tinumber ng eagles ng wings niya? Because He cares. So, ganun po tayo kahalaga sa mata ng Diyos. So, minsan nakikita natin sa sarili natin na di tayo mahalaga, walang nagmamahal sa akin. Mag-lean on ka lang and just pray. God love us. Amen. Amen. And lastly, in 1 Peter 2:9, sabi niya dito, a kingdom of peace in holy nation. Popular verse po sa atin? So sabi niya dito, 1 Peter 2:9, but you are a chosen people and a royal priesthood and holy nation, a people belongs to God. So ibig sabihin, di ba, minsan, pinili, minsan yung mga priests that time. Ngayon, may tinatawag tayo ngayong mga pare. Priest na tinatawag. Hindi lang sa minsan kasi ang mindset natin sa pare is down religion. Pero sa Bible, pag sinagbabasahin ko natin yung priest, tayo yung tinatawag na pare. Sila kasi yung nakikipag-ugnayan directly with God. So, hindi na po yung kailangan ng mamagitan. Tayo na mismo ang magdedirekta sa ating Panginoon. Then sabi niya, today we are representative of God that should be leading people to Christ. So, kung tinatawag mong priest ka, ikaw mismo din ang nag-lead sa mga di pa naniniwala kay Kristo at mga kapwa nating believers. And one of our main function is to call out people who are in the darkness and God marvelous light. That's our calling. Na yung mga di pa naniniwala, tayo mag-meaning sa mga di pa nakakilala sa amin. Amen. So, paano kung mag-meaning ng ikaw mismo ay nilulumuhin pa sa kadiliman? Amen. So, tinatawag dito, and sabi niya, please don't say this obligation more than fact that is privilege. Isang privilege yun, no? Na tayo isang privilege. Don't be confused minsan. Minsan, so ibig sabihin, magre-respond ba tayo pag mag-obey? Diba, may parable po dito yung connect. Doon sa obedience pala, di ba nakikita? Yung prodigal sons, diba? Ang Panginoon is, love you so much. Diba, makikita natin yung prodigal sons, yung reduced time? At minsan yung nandun sa kasama ng ama, nilustay niya lahat, nilustay niya yung pag-aaral at kinuha niya. Pero gano'n siya kamahal ng Panginoon, binigyan niya yung pagmamahal niya. Pero hindi nag-response sa atin sa minsan sa alam natin, sa ating pagsunod sa Panginoon, tinabardin natin siya. Pero God love us so much at kailangan natin ang ibigay sa Panginoon. So, ang ating tatlong lessons for this evening po ay, minsan, We are told. Ano po, Pastor? Sinubali muna? We are paid for a mission. For relationship, pangalawa? We have to respond to obedience. And thirdly? We can do more to our privilege. So, isang privilegio na tayo tinawag ng Panginoon na tayo sumunod sa Kanya, ay isang privilegio na ngayon na tayo namumuhay sa Kanya. Hindi ito obligasyon na parang nabibigyan po tayo kundi sa relasyon dahil mahal na tayo sa Time is over and I give you the mic to the pastor.